Hi everyone! Welcome back again to my channel. This is Taiwena Vlogs for this video today. Last time, hinahanap ko yung comment niya. Nagtatanong siya kung paano mag-alaga ng bata. So, naisipan kong video na to para na rin sa mga baguhan na nagpaplano, nagbabala. Kasi dito sa Hong Kong, mostly talaga na JO or job order ay pag-aalaga ng bata. So, sa Taiwan naman is more pag-aalaga ng matanda. Na itanong ko nga dati sa amo ko bakit ganun. Kasi daw, karamihan daw sa mga tao dito pag nag tumatanda na, nagmumove daw sa ibang country kasi super expensive nga ng mga bilihin dito. So, para yung mga ipon ng matatanda ay hindi agad maubos, nagmumove sila sa tulad ng Taiwan. Kasi nabanggit ko din yan sa kanya. Kasi sabi ko dati, yung una kong plano talaga applyan is Taiwan, mahal yung process, hindi ko kaya. So, kaya napunta ako ng Hong Kong. So, yun ang nabanggit ni Amo kasi mostly talaga dito mga bata ang job order. So, paano nga ba mag-alaga? So, i-share ko na lang sa inyo yung experience ko dito. Paano kami mag-alaga ng bata? Ano ang daily routine ng pag-aalaga ng bata? So, ngayon, Day, ang alaga ko is malaki na. 1-year-old na siya. So, bigyan ko kayo ng konting tips nung newborn. Kasi, sa panganay naman, nung una kong dating dito, yung panganay is 9 months na siya. So, bigyan ko kayo ng tips kung ano ang nangyari, mga kaganapan nung sa pag-aalaga nung newborn pa lang siya. So, nung mga nganak na yung amo ko, Day, nung December, Day, kadalasan hindi lahat kasi may isa din akong nakausap na hindi daw kumuha ng katulong na taga dito ang amo niya. So, siya ang nag-alaga. So, sa akin naman, kinakabahan nga ako that time kasi diba alam nyo naman, iba yung pag-aalaga ng sarili nating anak sa ibang tao. So, first time ko din talaga kasi nga wala naman akong experience niyan sa Pinas sa pangangatulong. Kundi ang experience ko is yung pag-aalaga lang ng anak ko. So, malaking kaibahan. Then, ito dahil, ang nangyari, kumuha sila ng almost 1 month din, kumuha sila ng helper na taga dito. Then, yun ang nag-aalaga sa kanilang mag-ina. Nagluluto, nagpe-prefer ng pagkain nila, ano ipapakain sa nanay, din nagpapaligo sa bata. So, doon sa pagpapaligo ng bata, dahil, ako din, tumutulong din ako sa pagpapadidi, tinuturuan ako kung paano, slide, ganyan-ganyan, baka daw ganyan. Then, doon ako nalula, dahil na, weeks pa lang sa pagpapaburp, kailangan mahawakan ng ganyan, patayuin mo siya, paupuin mo na straight, hindi pa yun makaupo, diba? So, natatakot ako pag ganun. Ito yung, hawakan mo siya dito, din gaganunin mo yung likod, as in, boom, 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 ganyan talaga, yung sa experience ko, takot ako nun, pinapadapa ko lang, sa anak ko ba, sa pinapadapa ko dito sa dibdib, sa hapyurong lang, ang ilag yun, dudug-dug-dug talaga. So, takot ako. So, ang madalas na gumagawa ay siya. So, sa pagpapaligo naman, doon talaga ako nag tinuruan. So, may mga step by step sila na ginawa. Yung mukha, Day, hindi siya binabasa, kundi pinupunasan lang siya ng kuto na may malinis na tubig. Boil water. Siyempre, yung pinalugdang na ba? Pinalamig na ba? Then, yun yung ipupunas mo dito. Nagpe-prepare ako ng 9 cotton buds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yung dalawa or isa, pang extra in case na mahulog daw, yun. Hindi siya pwede, Day, na iulit-ulit mo siyang ganyan. 1, 2, baliktad yung cotton buds. Ganon. So, ang nangyari naman, Day, nung umalis na yun, iba naman na. Hindi naman yung nasunod. Kundi ang turo na ng mga amo ko ang nasunod. So, ayan. Ngatong malaki na siya, Day, ang routine ng alaga ko, 1-year-old na siya, kumakain na siya ng lugaw. Ayan. So, paano nga ba ang routine namin? So, ito yan. Pag alarm clock ko din yan. Alarm. Pag nalilate, umiyak yung alaga ko, late din ako. Tulad kaninang umaga. 6:44 na iinis na ako. 3 araw na nasunod-sunod yan. Lagi akong late. Noon naman, pag alas 6, nagigising talaga ako ngayon. 6:30, 6:40, 6:44 na kaninang umaga. Sabi ko, ano ba yan? Imbis na ang routine ko is maghilamos muna ako dun sa CR, magsalang ng labahin. Inuna ko muna sa kusina, nagsalang muna ako ng init tubig, sinalang ko na yung baon nila, din ininit ko na yung breakfast ko, din naghugas na ako ng cup, tapos nilagyan ko na ng
yung initubig yung ano nila, saka ako pumunta ng CR. Pero gising na yung alaga ko. So sila amo na ang nag-asikaso. Si among babae nagtitimpla ng gatas. Si among lalaki nagpapalit ng diaper at magpapadidi. So ako nandun pa sa CR. Pero nakasalang na ako sa kusina. Kasi nagmamadali ako. Late na naman ako. Sabi ko, nakakainis ka. Ano ba? Nananaginip kasi ako sa umaga. Kaya imbis na gising na yung kaluluwa ko, nananaginip pa. So, ayan. Pag time na ganyan, tulad kanina, si among lalaki ang nagpapadidi. Then, pagkatapos niyan, pagkatapos ka sa CR, balik ako sa kusina, may nilista na si amo. Pag may nilista si amo dyan na mga lulutuin or ipiprepare, so titingnan ko, uunahin ko ipiprepare yung para sa bata, para sa lugaw. Tulad kanina, mayroong pork, so diniprosen ko na yung pork, then yung gulay, choyokwa at carrot. Ichachap-chap mo yun. Mag-slice ka lang ng mga dalawang slice na ganyan. Dalawa din. Carrots. For lunch niya. Yun. Then yung pork is pang dinner niya. So, ichachap-chap mo yan ng mabilisan nga yung kilos ko kasi late na nga ako. Nakakahiya. Sinachap-chap-chap-chap ko siya ng pinong-pino. As long as mapino. Ganun. English pa kasi. Then yung carrot. Yan. Chap-chap din yung karne. Chap-chap-chap din. Saka ako kumain. Then, pagkatapos around 7:35, ganun, natapos ako din. Pinilit ko talaga matapos. So, madali ang kain. Then, pinabayaan muna ni amo yung alaga ko dun sa crib. Nag-iiyak, pero slightly lang naman. Then, ako, umalis na ako sa kusina. Si amo na ang nagluto na siya ng konji. Ewan ko nga, bakit kaya parang nawawala na naman. Yung baga, nagdududa nga na naman ako eh. Nag-iisip na naman ako na baka i-terminate na ako. Baka hindi na ako i-ring. Yung mga ganyan ba? Kasi parang wala akong silbi. Kasi in case na dati ako naglulugaw. Ewan ko ba bakit si among lalaki na pinapalugaw ni among babae. So ako, si among lalaki na sa kusina, siya nagagawa ng lugaw. So nandito na ako nagsasampay din. Kanina, pagkatapos ko sampay, lumakas-lakas na yung iyak, nagpapakuha na yung alaga ko. So, nilabas ko na siya. So, pagkatapos niyan, day around 9, lalabas na yung, before 9, papasok na sila, amo niyan. Then, mga 9:15, yan na yung, ang pinapakain naman sa kanya is, diba sa umaga alas 7, yung paggising niya alas 7, imedya, mga ganun. Unang gising niya sa umaga ay gatas. Yan, papadidiin ng gatas. Then pagka 9:15 or 9:30, papakainin siya ng, sila ang nagpaplano kung ano ibibigay ko sa kanila. At minsan sila na din ang nagpiprepares kung ang akin lang is ang pagsubo na lang. Ganyan sila kaano sa anak nila. So, ang kanina, ang pinakain is tinapay at gatas. Maliit lang, konting-konti lang na tinapay. Then, ginunting-gunting ng chinap-chap-chap-chap ng maliliit. So, yan. Mga 120 ml na gatas. Fresh milk. Yun. Pagka 9:15. Then, pagka 12. Ayan. Pagka 12, yun na. Iinitin na yung lugaw niya para pakainin na siya. So, ang sakto niyan, paglabas nung maglolo, yung panganay ko at nung lolo, ihahatid na yung alaga ko sa school. So, ako na mag-aalaga sa bata. Ako na magpapakain. Then, sa dami ng ipapakain, sukat din dahi. Kung sasabihan ka ni amo, may sukatan siya, may bowl siya, two-third, mga ganyan ang ipapakain mo. Maximum na yan. Kung half lang, okay. Kung ano, maximum na yung two-third sa isang bowl niya. Then, every 2 to 3 hours ang pagpapalit ng diaper ng wiwi or po. Then may listahan kami dyan, day. May timetable kami doon. Yung date, ilalagay mo yung date. Pero si amo naman ang nagsusulat. Date, then time, meal, then poop, then wiwi, then bath, then sleep, then wake up, then remarks. Doon sa remarks, in case man na may hindi inaasahang pangyayari. So, tulad ng magsusuka siya, doon siya magno-notes. Doon sa time, isasulat mo every anong oras mo pinakain, anong oras mo pinalitan ng diaper, anong oras tumae, anong oras natulog, anong oras gumising yung bata. Doon sa time din, i-check mo yung kung anong oras siya nag-bath, i-check mo anong oras siya nag-sleep, i-check mo lang siya. Hindi ako nakakuha ng sample. Then
12 o'clock, yan, lunch niya, lunch. Pagkatapos niya, papatulogin ko siya. Papatulogin ko yan. Then pagka balik nung matanda, around 2, gising na rin yung alaga ko, saka namin siya papaliguan. So, paano naman na ngayon, day, ang pagpapaligo? Hindi na tulad dati nung tinuro sa akin. So, nung mula umalis yung kinuha nilang helper na yon, ang pagpapaligo ay syempre sila na ang naaayaw na sa kanila yung nasunod. So, dalawa talaga kami niyan magpapaligo. Isa ang maghahawak, isa yung nagpapaligo. So, ang matanda ang partner ko, yung matanda ang naghahawak din. Ako, ang unang ako ang nagpe-prepare ng tuwalya. Pini-prepare ko muna yung tuwalya. Then, ang damit niya, lotion. Then, mag-prepare na ako ng tubig. Warm water. Then, ang pagpapaligo, di ba si matanda yung hahawak, ganyan. Hawak dito sa ulo, ganyan. Then, sa puwetan banda. So, ang unang ginagawa, day, ay, ang sabon pala, pinapatak lang sa tubig. Yun na yung, yung pinaka sabon nila. Pinapatak sa tubig din. May lampi na ipupunas-punas mo sa ulo ng bata. Then, pagkatapos niyan, ang liig. Yan, ang liig na ganyan. Tinutulak ng matanda ng ganyan. Then, ako yung magpupunas dito. Then, papaupuin na siya. Then, likod. Dito. Ganun-ganun yung rin ng lampi. Then, kilikili. Then, mga yung dito ng alaga ng bata. Then, katawan. Then, dito sa legs. Then, yung mga daliri din ng bata. Then, dito sa kabilang legs, yung mga daliri, then dito sa likod, puwetan, then ang paghuhugas ng ari ng bata, dahil hindi ako gumagawa kasi natatakot ako, kasi may napanood ako dati na kinasuhan siya ng amo niya kasi uminda ng sakit yung bata sa private part ba, uminda ng sakit yung bata, so maraming nag-advise nun sa kanya dapat sa pag sa private part daw ng bata, huwag daw tayo ang maghugas. Tuturuan daw natin sila maghugas. So, around ganyan kalaki, ayaw ko gumalaw. So, si tanda yung inutusan ko. Hugasan ang ganyan. Ikaw na, ganyan. Ginaganon ko siya. So, siya ang naghuhugas. Kung si among babae naman ang partner ko, si lalaki, sila ang naghuhugas ng private part ng bata. Then, ayun. Ako na yung matanda yung magaganyan, mag-aangat din. May tuwalya din, sasaluin ko siya sa tuwalya din. Pasok na kami sa kwarto. So, idadry mo. So, ang una kong ginagawa, day, dinadayaperan ko muna siya. Kasi kung umupok man o umihi, hindi mababasa yung tuwalya or yung labas. Then, pagkatapos diaper, lolotionan ko siya ngayon. Kasi, lalo na winter, lolotionan ko siya sa mukha, sa liig, dito. Then, buong katawan, lolotionan ko siya. Then, papalitan na ng damit. Tapos niyan, around 3 o'clock din ay papakainin na siya ng prutas. Yan. Si tanda habang nagpapalit ako ng ng bata, dinadamitan ko yung bata, si tanda ay naghahanda naman ng ipapakain sa bata. Ang pinapakain ngayon tuwing alas 3 ay prutas at kanang cereal. Yan. Pinapakain. Sila din nag-aano kung gano'ng karami sila. So, ako that time kay busy na ako niyan, si tanda na nagpapakain, tapos ako naglilinis ng CR. Yan yung kadalasan kung ganyang oras naglilinis ako ng dalawang CR ng room at magbabakyum at magmamop na ako. So pagkatapos niyan, around 4, kailangan ko na naman siyang patulugin. So kadalasan na ngayon hindi na siya natutulog kasi gustong-gusto na niya maglaro. So kailangan mo pa din ipakita na pinapatulog mo, tinatry mo kasi yun ang gusto nila, na dapat ganitong oras natutulog yung bata. So pag hindi ko napatulog tulad kanina, nilapag ko lang siya doon, naglalaro siya. Hindi siya natulog 1 hour, hindi siya natulog, talagang hindi siya inantok. Hindi naman din siya umiiyak. So nakagawa ako, nakapag-prepare ako ng nakasaing ako ganyan, nakasaing ako, nakahugas pa ako ng bottle. Then hanggang alas 5, umuwi na yung maglolo. Yung alaga ko panganay. So, hindi pa rin siya natulog din. Pagka alas 6, saka naman na ang dinner niya. Saka yung hapunan niya. So, ano naman ang hapunan? Wala din problema kasi niluto na ni among lalaki nung umaga pa lang. So, iinitin na lang siya. So, si tanda na ang nagluluto sa kusina. So, ako na nagpapakain. So, nilalaro ko yung dalawa. Kasi yung isa, ang panganay kadalasan, pag gumakain yung maliit, dapat may kinakain rin siya. Minsan siya ang kumakain ng lugaw na tira ng kapatid niya. Then, ganyan, kadalasan is mga alas 7, dumadating na yung amo kong babae.
kanina nga sabi ko, ano ba yan? Bakit parang wala akong selfie? Kasi kinuha niya agad yung ano, yung bata eh, yung matanda, tapos na din magluto. So sabi ko, saan ba ako nito? Ang hirap kaya pag nakatunganga ka, wala kang gagawin. Kasi lalo na kung alam mo yung amo mo na ayaw niya na nababakanti ka. So doon ako sa kusina. Pero mas gusto ko yun kasi nakakahugas na ako. So yung mga gawain ko, yung mga hugasin ko, nababawasan ko na. Pero andun yung ano ba yan? Bakit ayaw nila ako paanuhin sa bata? So kanina, kinuha ni amo, diba, habang kumakain yung panganay kong alaga. Then sinubuan na naman niya ng gulay. Then parang gutom pa rin yung ano ko, alaga ko maliit. Mga mag 7:30, mag 8, papatulogin na eh, nag-iiyak. Ako, nag-offer ako na ako magpatulog. Siya na daw din. Kaya nag-iiyak pa din, so papadidihin. So nag-offer pa din ako na ako na magdidi. Kinuha ko yung bata doon sa matanda. Kinuha pa rin niya sa akin. Sabi ko, ano kaya? May problema ba? Iniisip ko na naman, ano ba yung nagawa kong mali? Pero one time kasi, day, nung maliit pa yung alaga ko, months pa lang, hindi nila mapadidi mag-asawa. Then nung ako nagpadidi, dumidi. So isa yung ang babae, sabi niya, hindi pwedeng ano, nag-usap sila sa salita nila. Pero inexplain sa akin ni amo kung ano yung pinag-usapan nila. Sabi kasi ni amo, nasanay sa'yo yung bata, paano pag umalis ka? Di ba kami mahirapan? Sabi niyang ganyan. So iniisip ko ng ganun, pero hindi ko maiwasan na mag-isip ng negative. Ano, baka ano ba yan, para wala akong silbi. Pag dumating na din yung amo kong lalaki niyan, ang amo kong babae kasi mabilis din sumurrender. Mabilis din siya sumuko. Maano din yung tiyaga ba. So ipapasa niya sa lalaki. So ako, nasa kusina na talaga ako. Minsan nauuna pa ako kumain sa kanila din. Pag ngayon this few days, nauuna na ako kumain sa kanila. Dati, diba, sabi ko, nagpapatulog ako. Siguro napanood nila to. Yun. Ayan na, pag nandito naman na sila sa gabi, matapos na ako sa kusina, ganyan, napatulog na. Pagkatapos dumidi, napatulog na. Gigising yan, kundi alas 10, alas 12, ala una. Hindi naman na nila ako ginigising. Sila na yung nagpapadidi, sila na yung nag-aasikaso. Kaya yun lang din yung kinaswerte ko sa kanila. Kahit nung sa interview, day, sinabihan ako na okay lang ba sa akin gumising ng madaling araw. Oo lang din ako ng oo. Pero hindi naman nangyari nung nandito na ako. Inobserve ko lang sila kung gigisingin nila ako o hindi. So hindi naman. Sila na nagpapadidi. So swerte pa din ako, diba? So ayun lamang for this video, day. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget like and subscribe my channel. See you guys.